Nangangailangan ng panalangin si Secretary Boyeng Remulla. Dahil sa ngayon ay meron siyang malubhang karamdaman, ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ni-research ko yung tungkol kay Secretary Boyeng kung ano ba, bakit bigla na lang tayo na pasabog ni Marlica, 3 weeks nang nakaratay sa ospital. And then kahapon, yung aking puting ahas na may kakilalang doktor sa St. Luke's, nag-message din siya sa akin na sabi niya, sir, confirm, naka-life support si Secretary Boyeng sa ospital. So, ano ba yung life support? May nag-comment na mechanism daw yon nilagay dyan para mabuhay ka pa. Without that life support, basically wala na. So, ang tanong is, makaka-recover pa ba siya? Yun ang pag-usapan natin mamaya. Kaya lang, tinignan ko muna yung nangyari. Ito, nakita ko sa November 14, balita ng Inquirer. Si Secretary Boyeng, excuse me, supposed to be guest speaker siya sa 87th anniversary ng National Bureau of Investigation. So, punta siya sa isang hotel sa Manila. Kaya lang, hindi na siya nakapunta November 14 dahil nga may naramdamang di maganda, siguro hindi makahinga. So, ang naging proxy niya o representative sa NBI anniversary, si Undersecretary Jose Cadiz. Itong si Yosek na lang ang nagbasa sa kanyang message. Ito ang statement ni Yosek Cadiz. I was on my way to the office when the good secretary called me and informed me that he has a minor medical emergency and he needs to go to the hospital. He asked me to deliver you his message. Ayan, so binasa na. Blah, 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 blah. That was in the morning, November 14. Pagkahapon, ayun, nag-press conference si Secretary Boyeng na okay na ako. Buhay na ako. And then itong spokesman ng DOJ, si Attorney Klapanos, tinanong siya ng media na ano ba talaga? Ang sagot niya, all is good, no cause for worry, it's just about the weather. Weather lang daw. That was November 14. After November 14, tahimik na. Sinerch ko sa Google, latest secretary, latest statement, latest, wala na. Ano ngayon? December 22 na. Nalaman na lang natin kay Marlica through sa kanyang mga puting ahas na 3 linggo nang nakaratay. So, kung November 14, nagpa-check up siya, and then, nagpakita pa sa media, ibig sabihin, mga after 1 week, may kakaiba na namang karamdaman, at dinala na sa hospital, at yun na, tama yung kay Marika na 3 weeks, nakaratay na. So, yung November 14 na emergency pagpunta sa ospital, okay pa, but lalong lumala at yun na. Life support, yun ang feedback ng doktora na nagtratrabaho sa St. Luke's. Ang maganda dito para hindi tayo maghaka-haka ba? Bakit hindi na lang, di ba, may spokesman man sila. Bakit hindi na lang humarap na, okay, ito po ang kalagayan ng ating secretary. Just tell the truth.
Para ako, ulitin ko, may personally, wala akong galit kay Secretary Boying. Tao siya. May pamilyang nagmamahal. Concern ako sana na sana makarecover. Kailang may nagalit sa akin na nag-comment. Sabi niya, General, lahat ng sinasabi mo, agree ako. But I'm sorry, hindi ako agree. Yung sabi mo nga, dapat makarecover pa siya. Anyway, sana sa DOJ, sana magsalita kayo. We have the right to know. Eh, bakit tahimik? Anyway, wag, hindi natin mapilit kung ano. Kaya ganito, haka-haka na lang. So, ito na yung basic question. Makaka-recover pa ba siya? Binabasa ko itong mga comments sa latest blog ko is may nagsasabi naman na condolence. Huwag naman. Buhay pa siya. Ang daming nagsasabing karma. Thank you, Lord. Sabi nito, dumating na ang oras sa mga taong nangaapi, nang-aapi sa kapwa Pilipino. We stand and support kay Digi Bantag. Basahin ko na lang itong mga comments. Thank you, Lord. Unti-unti mo nang inaalis ang mga abusado sa gobyerno. Ayaw nilang malaman natin ang kalagayan ni Boying kasi marami silang atraso. God is in control of everything. Hindi ko nababanggitin yung mga nagko-comment ng mga account din nila. Hindi sila makakaligtas sa galit ng Diyos. Magpakabuti kayo, mga halal sa bayan, kasi ang ating Diyos ay mabuti. Ah, dito muna ko. Yes. Mabuti po ang Diyos. Lahat tayo, in the eyes of God, we are filthy rags. Isaiah 64 verse 6 ba yun? Lahat tayo, ako, basahan. Wala akong may pagmamalaki sa Diyos. Kailang dahil mahal ako ng Diyos. Yan. Spirit of Christmas, message of Christmas. Dahil mahal ako. Mahal niya si Secretary Boying Remulla. Mahal niya lahat ng tao. Kahit gaano pa yan makakasala. Pinadala niya ang kanyang the only begotten son, Jesus Christ. Yun na nga yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten son. Excuse me. That whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun po, John 3:16, yun po ang summary ng Bible. It's all about God's love. It's all about God's mercy, forgiveness, compassion. So, ang mensahe ng Christmas is pagmamahal, pagpapatawan. Kaya ako, tinanggap ko na yung kapatawaran, yung ebanghelyo, yung gospel, good news ng Panginoong Hesus, tinanggap ko na yun. A, B, C. A, accept that you are a sinner. Makasalanan ako. Even up to now. B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. C, commit or surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Every day sa aking devotional time, hindi mawawala yung kanta na pinapakinggan ko, yung I surrender all. I surrender all unto thee, my blessed Savior. I surrender all. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang mangyari sa ating buhay. Bigla-biglan. Importante yung isurrender ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Yung, alala ko yung nakapako sa krus ang Panginoon. May dalawang kriminal sa tabi niya. Yung isa, nagbugal-bugal sa Bisaya. Hindi naniwala. Yung isa naman, sabi niya, Lord, remember me
alalahanin mo ako when you come into your kingdom. Iyon, nagsisi. Kasi inamin niya makasalanan at naniwala siya ka Panginoong Jesus. He surrendered his life. So, Panginoon, just remember me. Hindi nga niya sinabi na dalhin mo ako sa langit or ano, iligtas niyo. Just remember me. Yung nagkatabi tayo dito sa cross. Anong sabi ng Panginoon? Panginoon, today, you are with me in paradise. Yun po. Ang unang niligtas ng Panginoon, yung katabi niyang kriminal. So, lahat po tayo kriminal sa harapan ng Diyos. Basta, aminin lang natin makasalanan at humingi tayo ng tanggapin yung kapatawaran at isurrender ang buhay. Nako, yun po. So, ako, I still pray that Secretary Boyeng will recover para may pagkakataon pa siya na isurrender ang buhay niya sa Panginoon. Ay, nasa kanya na yun. Kung, ano, kasi yung kaligtasan natin, personal decision yan. So, God bless Secretary Boyeng Remulla at sa iyong pamilya. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.